Kumusta po kayo dyan mga master at welcome po ulit dito sa YT channel natin, Carluto TV. And today's video, pag-uusapan po natin mga master yung pinaka-latest na balita ngayon o na update ngayon sa Land Transportation Office patungkol po dito sa online registration ng ating mga sasakyan. So ibig sabihin mga master ay pwede na po tayo magparehistro ng ating mga sasakyan kahit po nasa bahay lamang tayo. Bukod pa po dyan mga master ay bibigyan ko rin kayo ng maiksing tutorial kung papaano at ano yung mga dapat nyong gawin para po makapag-register kayo online gamit yung mga mobile phone nyo o kahit po yung mga laptop nyo. Pero bago po natin simulan yan ay aalamin po muna natin yung 8 requirements at yung mga kondisyon bago po natin magawa ang bagay na to. Ang pinakaunang requirement mga master ay kinakailangang ang magpaparehistro ay isang individual o miyembro ng organisasyon at meron ng sariling LTO portal account. Kung wala ka pa nito master at hindi ka pa nakakapag-register dito, ay may ginawa na po akong video kung paano mag-sign in o mag-register sa LTO portal account. Ilalagay ko na lang po yung link sa description box para po mapanood nyo ang step-by-step tutorial tungkol dito. Ang pangalawang requirement mga master ay kinakailangang ang impormasyon ng iyong sasakyan ay nakalink sa ginawa ninyong LTO portal account. At ang pangatlo naman mga master ay dapat ang huling renewal ng iyong sasakyan ay ginamita na ng LTMS o yung bagong sistema na ginagamit ngayon ng Land Transportation Office. At para po sa iba pang detalye tungkol dito ay pakinggan po natin ang naging pahayag kay LTO Chief JR Tugade. Paano po natin malalaman kung sino po yung nakarehistro sa old system at sino po yung nakarehistro sa new system? So, yung mga nakarehistro po sa old system, sila po yung nakakatanggap po na OR na nakalagay sa security paper. So, maalala niyo po, marami po tayong mga kababayan na may-ari ng konse na nagreklamo po. Sabi po nila, bakit bond paper na lang yung OR nila? So, ito po yung bond paper na OR nila. Ang dahilan po kung bakit bond paper na lang yung OR po nila is dahil nakapasok na po sa system yung OR. Ito po yung sinabi rin po sa, meron pong nagtanong before na paano po yan, baka huhulihin. Hulihin po ng mga enforcers kung bond paper lang. Sabi po natin doon, naglabas na rin po tayo ng order na hindi po huhulihin ang motor vehicle owner kung bond paper lang po naka-imprenta ang kanilang OR. Bakit po? Dahil meron po mga security features po ito. Itong bond paper natin. Pangalawa po, yung file po ng motor vehicle owner, nakaloob na po ng system ng LTO, LTMS. Hindi na po kailangan ng papel ng OR. Paperless na po tayo. So, pwede pong pag nahuli kayo at hiningihan po kayo ng OR, pwede nyo pong i-access yung documents nyo dito po sa LTMS at doon po makikita nung nahuli sa inyo, nung enforcer, yung details ng register. Ang pang-apat mga master ay dapat updated din ang detalye ng motor vehicle o ng sasakyan mo na ipaparehistro. Dahil ang panglima ay dapat ang nakalagay sa Certificate of Registration o yung CR ay ang kasalukuyang nagmamay-ari ng sasakyan. Punta naman tayo mga master sa pang-anim. Tanging sa mga PMBIC o Private Motor Vehicle Inspection Centers lamang pwedeng dalhin ang ipaparehistrong sasakyan para makakuha ng inspection report. Ibig sabihin mga master, hindi po tatanggapin sa online registration ang mga galing sa mga emission testing centers o yung PETC. Ang pangpito naman ay kailangang i-transmit ang iyong kinuhang insurance at dapat ay validated ito ng insurance commission. At para sa pangwalo, ang motor vehicle online renewal ay para lamang sa plain renewal. Ibig sabihin mga master, kung may mga ipapabago kayong detalye, ay kinakailangan nyo pa rin pumunta sa pinakamalapit na tanggapan ng Land Transportation Office. Dumako naman tayo mga master sa step-by-step procedure kung papaano ginagawa
ang LTO Motor Vehicle Online Registration Renewal. Simple lang ang mga kakailanganin mo. Dapat meron kang device kagaya ng cellphone, laptop o kung anumang computer na meron ka. Tapos dapat meron ka ring stable na internet para makakonect ka sa LTMS portal. Ang unang step mga master ay pumunta ka lamang sa kahit anong browser na nasa cellphone mo o nasa computer mo. Pero pinakamadali ay sa Google Chrome. So i-click mo lang ang Google Chrome. Ang susunod na step ay pumunta ka lamang sa search engine ng iyong browser. At doon ay i-type ang LTMS Online Portal o LTO Portal. Tapos ito na yung makikita mo sa cellphone mo. I-click mo lamang yung kauna-unahan, yung LTMS Online Portal LTO. Pag lumabas na ang homepage ng LTO Portal, ay sunod mo namang i-click ang login. At mapupunta ka na sa homepage ng portal. Ipagpatuloy mo lang at i-browse mo lang pababa. Makikita mo dyan yung logo na vehicle. Pag naklik mo na yan, ay mapupunta ka na sa terms. So basahin mo lang yan at i-accept. At ito na ang sunod mong makikita. Pwede ka nang mamili ng vehicle o ng sasakyan na ipaparehistro mo. Ang sunod mong pipindutin ay ang next. Tapos, pwede ka nang mamili ng application type. Dahil magpaparehistro ka ng sasakyan, renewal of registration ang dapat mong pindutin. Sunod mong pindutin ang next. Tapos, dadalhin ka na ng portal sa page na to. So, hihingi na nila ang iyong PMBIC Inspection Report at Certificate of Coverage. Una mong i-click ang PMBIC Inspection Report. Tapos, ito na ang susunod na lalabas sa iyong screen. I-enter mo lang ang MBISR number ng iyong PMBIC Inspection Report. Sunod mo naman i-click ang Certificate of Coverage o yung insurance. Kagaya ng step kanina, i-enter lang natin ang COC number na to para ma-validate ng system ng LTMS portal. Pag nagawa na natin yan, ay pwede na nating pindutin ang finish para sa next step. Pag napindot na natin ang finish, ay pwede na tayong mag-proceed para sa payment. So, pindutin lang natin mga master yung proceed payment. At dito na tayo dadalhin ng portal. So, dito marami tayong pwedeng pagpilian na mode of payment. Pwede tayong magbayad dito sa Express Pay, GCash, GrabPay, sa mga bangko at iba pa. Halimbawa ay nakapili ka na kung saan mo gustong magbayad, halimbawa ay sa bangko, pwede mo nang i-proceed to summary. At pag nakita na natin ang summary ng ating pagbabayaran, ay pwede na nating i-click ang submit. Ito naman ang sunod nating makikita sa portal. So basahin lang natin ang LTMS disclaimer at click na natin yung accept. Ang susunod naman ay lalagyan natin ng check ang read and agree terms and condition. Pagkatapos nyan ay dito na tayo dadalhin ng portal. Halimbawa mga master, GCash ang napili nating mode of payment, pwede na natin i-click ang continue para mag-proceed tayo sa next step. Sa portion naman na to ay hihingiin na ng system ang GCash number na ilalagay mo. Pag okay na ay pwede mo nang pindutin ulit ang next. Maghintay lamang ng ilang sandali at magsesend ng OTP ang GCash sa mobile number mo na kailangan mong i-enter para mag-proceed ka sa next step. Pag okay na, transaction successful naman ang makikita nyo. I-click nyo lang ulit ang continue at pwede mo nang makita ang official receipt na ibibigay ng LTO portal sa pamamagitan ng pag-click dito. I-click lang natin mga master ang open at pwede mo na itong i-download. Sa huling bahagi na to ng tutorial natin mga master ay makikita na ang ating OR. So pwede mo yang i-print, i-click mo lamang yung tatlong dot sa itaas at magkakaroon na dyan ng mga option kung papaano mo yan maipiprint o maisesave. Alright mga master, so dyan na po muna natatapos yung maiksi nating tutorial patungkol po dyan sa LTO Online Registration and Renewal na ipinatutupad ng Land Transportation Office ngayon.
Kung ikaw ang tatanungin, Master, pabor ka ba sa bagong patakaran na ito ng Land Transportation Office? Kung may mga comment ka o reaksyon ay pwede mo yung ilagay sa comment section ng video na to. Babasahin ko yan at pupusuan. Magkita po ulit tayo sa susunod kong video. Lagi po tayo mag-ingat sa daan and God bless.